Good day mga kaibigan. Meron po tayong home service na ano, floor standing na aircon. Bali yan, napapansin niyo gumagana siya. No? So normal siya, saka malamig din. Hindi natin mag-off. Mga ano to? Mga 5 minutes siguro yung kanyang running. Tapos mag-off. Bali guys, ito yung ano niya. Ito yung box niya, no? Kunin ko lang yung ano. Philips ko. Na. So yung LED umiilaw yung kanina, yung hindi pa namatay, no. Namatay na siya mga ano lang 2 minutes. Yun ang problema niya. Ngayon che-check natin yung kanyang ano. Ang kanyang supply. So, pupost ko lang muna guys para ano, wala kasing tagahawak itong aking cellphone camera natin. Ito mga kaibigan, bali nasa labas tayo, no. Binuksan ko na yung ano, aircon. Check natin yung live niya kung may ano, kung meron. So meron tayong 240. Yung pinaka papunta sa ano, indoor, ito wala, oh. So patay. So meron tayong supply na galing sa main. So i-off ko lang sa breaker. Ito. Check natin dito kung may bulta eh. So yan, wala na tayo, no? Safe na, no? Check ko lang yung relay niya. At nagkakaroon lang. Mainit yung kanyang relay. Post ko lang muna. Ito mga kaibigan, tetest natin tong ano. Inon ko na, no? Inon ko na. So meron tayong nasusukot na ano. Ito sa tester. 220, no? Ngayon ililipat ko yung ano. Isang probe natin. Ito. Dito sa green. O sa gabal itong ano natin. So yan. Meron siyang 200. Hindi makita guys. Pasensya na kayo, no. Ayun. Dapat hindi siya. Pag umaandar to, dapat hindi mag. Hindi bibitaw. Pag bumitaw yan, ang problema natin yung kanyang pressure switch, no. So pandarin ko lang muna guys.
balik ako sa indoor. Ito mga kaibigan, bali ayan, umilaw yung green, no? Umilaw yung green na LED. Ayan, bubuksan ko. Ayun, balik tayo dun sa labas. Dapat hindi siya bibigay, no? So ayan, so running yung compressor natin, no? So ayan, makikita nyo guys, 235, no? So dapat hindi mamatay ito mamaya. Pag bumitaw yan mamaya, alam na natin yung sira, nasa pressure switch. Bale ito mga kaibigan, ha, ito yung papunta sa compressor, no? Dito siya, oh. Ayan, oh, nakikita nyo yung parang ano, may wire. Meron siyang temperature sensor. Once na uminit na yung ating motor, yan, magpo-protect na siya. So gagawin natin dito, rerekta na lang natin. Wala namang problema to kahit masira tong ating compressor, no? Dahil meron naman siyang breaker. Isi-switch off niya naman to pag nag-high ampere. So yun na lang ang gagawin ko guys. Kakalasin ko lang to. A few moments later. Bali ito mga kaibigan, ang ginawa ko rito, naka-intact pa rin yung ating, nakakabit pa rin yung ating pressure switch sa ating bali dyan mga kaibigan, yan, tinuturo ko yung magnetic contactor, no? So ang na ano, yung pagkaka-analyze ko dyan mga kaibigan, yan, tinuturo ko yung ano, pressure switch. Yan, naka-series yung pressure switch na yan. Doon sa compressor natin, meron ding ano siya, parang sensor na temperature sensor yata yun. Yan, naka-series yan sa pressure switch. Papunta yun sa ano, ating magnetic contactor. Kaya pag inop niya yung ano, yung supply doon sa ano, papuntang magnetic contactor, apektado na rin yung ating indoor. Kaya wala tayong masukot na boltahe kasi nga ino-off nung ating pressure switch or yung ano, sensor sa temperature sensor yata yung nasa compressor, eh. Bali dalawa lang yung mga kaibigan, yung temperature sensor saka yung pressure switch. Yes, Daddy. Ang pagkakaalam ko, isa lang doon ang nag-o-off sa kanila, eh. So bali diyan inactualan namin. So nilagyan namin ng ano, no? Gates. Bali ang karga niya lang 20 lang, no? So kaya bumibita yung ating pressure switch. Kakargahan ko lang. Ito mga kaibigan, na nag-drawing ako, no? Bali yung nangyari pala dito sa floor standing. So hindi na siya namatay, no? Bali ang ano niya, ang switch niya nasa outdoor lahat. Bali nakakonekta yung switch sa ano, sa compressor, meron ding switch siya, no? Pinakita ko dun sa video. Tapos meron siyang pressure switch. Yan. So sa dalawa na yan, may bumibitaw. Dahil nga low refrigerant siya, no? Kulang sa freon. Kaya dinadamay niya tong ano, dinadamay niya tong indoor unit natin, ino-off niya. Oh, yes, Daddy. So yung pinaka-board nito walang problema. Bali nade-detect ni compressor na kulang siya ng ano, no?
kulang siya ng freon o refrigerant. So ngayon, ano na, ano, hindi na siya nag-off, continuous running na siya. So okay guys, hanggang dito na lang po yung video natin. At kung bago ka lang sa akin YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat.